may inspiring fitness journey tayong ibabahagi this morning. Well documented sa kanyang TikTok account ang kanyang naging journey to lose weight and be healthy. Nagsimula siya last year sa weight na 102 kilograms o 225 pounds at mula last year ay nakalose na siya ng 34 kilograms o halos 75 pounds. Kaya naman, let's all welcome sa ating Sakto Spotlight para ibahagi ang kanyang kwento sa weight loss nga na nangyari si Leonora Lucky mula sa Angeles City, Pampanga. Magandang morning, Lay, and welcome to Sakto! Hi, Lay! Nandiyan na ba si Lay sa ating Zoom? Lee, Lay, ano ba? Alamin natin. Hello po, good morning. Ayan, hi, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Nako, grabe! Parang naging oo. Ibang-ibang iyong itsura mula doon sa picture na pinakita namin. Napaka-inspiring naman ang iyong health journey. Una sa lahat, ano ba yung nag-push sa'yo at nag-decide ka na, teka lang, kailangan ko magbawas. Appearance ba o merong naging problema sa health, sa iyong ano, kalusugan? Ah, yes po. Nung napansin ko po sa salamin, nakita ko po yung katawan ko na ano pong nangyari, ganyan-ganyan, sobrang laki ko na, halos hindi ko na po makita nga yung leeg ko eh. Tapos konting lakad lang po, inihingal na ako, yung mga ganun po. Tapos naisip ko na lang po na, ay, kailangan ko na yatang mag-lose talaga ng weight. Oo. At nung time na yon, hindi mo ba, talagang bata ka pa lang, ganun na yung iyong timbang talaga? Ah, hindi po. Simula po nung nag-college po ako, doon na po ako nagsimulang lumaki ng lumaki. Oo. Ay, bakit? Anong kadahilanan? Ano lang, yung nawala lang, hindi mo lang napansin na ikaw ay medyo lumalakas sa pagkain, walang control, ganun ba? Opo, ganun na po yung nangyari. Hindi na po nakokontrol yung pagkain. Sobrang dami po na kinakain ko, halos minuto-minuto. Nagugutom po ako. Yung mga ganun. Eh, wala ka namang pinagdadaanan ng mga panahon na yon. Wala naman po. Parang nakahiligan mo lang ang pagkain. Masarap kasi naman. Yes po. Opo. Oo. Hindi po talaga matiis yung pagkain eh. Ano yung paboritong kinakain mo noon lagi? Kanin po. Kanin. Ulam, magluto ng nanay ko. Sobrang sarap po kasi magluto ng nanay ko. Oo naman. Kasi sa Pampanga kayo, di ba? Masarap ang pagkain talaga dyan. Parang kahit na anong iluto ni nanay, masarap talaga. Yes po. Tama. So yung mga unang araw mo, yung mga unang linggo ng journey mo, kwento mo sa amin, paano ka biglang, ano ba, gumising ka lang isang umaga, sabi mo, aayusin ko na ito, magda-diet ako, mag-workout ako, paano? Yun pong ano kasi, nagbabalak po kasi ako mag-apply sa PNP. Mm-mm. Eh dahil po sa kalagay ng katawan ko, hindi naman po ako uubra sa pag-a-apply pa lang po, babagsak na ako sa ano pa lang. Kaya doon ko po naisipan na magbawas na po. Mm-mm-mm-mm. At talagang yung mga unang linggo, syempre yun ang mga mahirap eh. Diba talaga parang gusto mong itulog na lang kaysa mag-exercise. Paano mo yun ginawa? Ano yung naging goal mo? Paano ka naging ganun ka-determinado? Opo, tama po yan. Yung pinakamahirap po talaga dyan is yung first day at first week. Kasi lalo na po, sanay na sanay po ako kumakain ng marami talaga eh. Pero buti na-discover ko po yung calorie deficit na kahit papano, pwede ko pong kainin yung mga gusto ko, yung mga na-enjoy ko po. Malam mo, madalas ko nakikita yan sa TikTok, na naririnig ko. Doon mo ba nakuha yung idea, yung calorie deficit na sinasabi nila na, kumbaga, yung diet mo, pwede ka pa rin kumain ng lahat, pero sinusukat na, tama ba? Paano ba yun? Yes, pabali po sa calorie deficit po kasi kahit ano naman po pwedeng kainin. Mm-hmm. Wala pong bawal-bawal. Basta po ang importante doon is pasok po sa calorie intake nyo per day. Oo. So talagang... Yan ang po maganda doon. Oo. Meron lang talagang disiplina ng pagsusukat ng iyong yes, mga kinakain po. Bago kainin. Ano yan? May timbangan ka ba? Yes po. May timbangan po ako. Para po sa pag ginagawa ko po kasi bago po ako magluto, tinitimbang ko po isa-isa yung ingredients ko para po sigurado po yung calorie na tinitake ko per day. Siguro masanay na lang po ako sa pag tatansya na lang po. Talagang kailangan pala ng time yan. Paano kung kunwari nagmamadali ka tapos wala kang oras para magtimbang muna? Paano mo pinaplano yung ganun? Kumakaot. Ay! Nawala.
Oh, nag-freeze lang sandali. I-check yung ating signal. Alam mo, sa totoo lang, nag-react talaga si Johnson tsaka si Jeff dito eh. Nung sinabing tinitimbang yung mga ulam at yung, yung ingredients ng kanyang ulam. Mahirap talaga yun eh. Hello po. Ayan, nandiyan na. Ano ba? Lay ba? Tama ba, Lay? Lay? Lay na lang po, ma'am. Oo, ayan, Lay. Tsang amin na lang. Tsang amin. Oo. So, ang hirap nun. Paano kung kunwari, eh, ikaw ay busy, nagtatrabaho, the night before, ganun, magtitimbang ka na? Dahil po kasi wala naman po ako masyadong ginagawa, kaya may time po ako magtimbang-timbang ng pagkain po. Kaya may malaking tulong din po sa akin yung na-enjoy ko talaga yung ginagawa ko sa pagtitimbang, pagluluto. Pero kung busy po, pwede naman pong control na lang sa amount ng food po. Oo. So doon sa pagkain mo, wala kang inalis, may kanin pa rin, may meat, wala may gulay. Wala po talaga. Oo. So lahat mga yun... Mga favorite foods ko po, kinakain ko pa rin. Ano yan? Mga favorite foods ko po, kinakain ko pa rin. Ano po yung mga favorite mo? Sisig. Uy, natakam talaga. Opo, sisig po, fried chicken, adobo. Oo. So, paano ang sukat nun? Ilan dapat? Paano mo malalaman kung ano yung saktong sukat? Bali po kasi iba-iba po tayo ng bawat, may iba po tayo ng calorie intake. Pwede po natin i-search sa Google yung TDEE para po malaman natin kung ilan po yung calorie intake na pwede natin per day. Mm-mm. Tapos yun lang po, pwede nyo pong ma-search sa Google yung mga calories ng pagkain, sa likod po ng mga pakete nila. Bago mo kainin, di ba? Para pati, pag, kunyari, o-order ka sa restaurant, may mga ilang restaurants nakalagay na dun eh, kung ilan yun eh, di ba? Pwede naman din pong i-search sa Google kung kakain po sa fast foods, makikita naman po doon kung ilang calories po yung kakainin niya. Meron naman po doon na nakalagay. Oo. So talaga, itong dalawang kasama ko, kain lang ng kain, hindi talaga nag-check eh. paano yun? Ito, madalas naririnig ko rin sa mga fitness expert na sinasabi nga nila, parang 80% pa rin talaga is yung intake, yung kinakain mo, at yung 20 ay yung workout. 20% yes, lang yung pag-workout, pag-exercise. So, nakatulong din, syempre, yung pag-exercise sa'yo. Gano'ng kadalas ka mag-exercise sa isang linggo? Ang madalas ko po, 6 times a week po ako, bali, ang exercise ko lang po talaga is walking lang po. 5K steps to 10K steps po. Wala pa yung hotdog doon. Oo. So talagang kailangan yung pag-exercise, consistent din. Grabe, 6 na beses sa isang linggo. Kaya mo ba yun, Daddy Johnson? Kinocompute mo na kung ilan yung pandesal na kinain niya. 138 calories. Ilang piraso yun? Wala pa yung hotdog. Wala pa yung hotdog. Yung ano palang pandesal na isang one serving. Oo. 138 calories. At ilang buwan, Lay, bago mo nakita yung pagbaba ng timbang mo, yung pag talagang nagsisimula ka ng maging very, very fit and healthy? Nung una ko pong napansin, nung 3 months na po ako sa calorie deficit, doon ko po talaga una napansin na lumuluwag na po yung sinusuot ko. Tapos doon pa lang po ako nagtimbang. Oo. So ulit. Yung unang timbang mo, pagka-check mo, ilan? 102, tapos naging 87 po. Hoy, wow! So ngayon, na-achieve mo na ba yung goal weight mo at nasaan na yung iyong fitness journey? Bali po ngayon, 68 kilos po ako. Nasa normal na po yung weight ko. Pero ang goal ko po talaga is 60 kilos po. Malapit-lapit na rin. Naku, parang gusto kong hiramin tuloy yung timbangan ni Lay. Baka pwede makatulong sa akin. Si Lay na lang hiramin. Si Lay na lang. Lay, ikaw na lang kaya hiramin ko. Para i-training ako. Pero mensahe mo sa mga na-inspire na, at syempre gumagaya rin sa iyong wellness journey, Lay. Gusto ko lang po sabihin sa kanila na kayang-kaya po nila yan. Opo, mahirap po talaga sa umpisa, pero tiwala lang po sa sarili talaga. Disiplina, consistency, at trust the process lang po talaga. Yes, yun talaga ang pinakamahalaga. Lahat ng binanggit na yun ni Lay, at nakita nyo naman, napatunayan niya na pwedeng ma-achieve so, Lay, kung kaya at gugustuhin. Paano na yung application mo sa PNP? Tuloy na ba? Yes po, magta-try po niya na ko ulit. Yes! Good luck! So, wow! Congratulations! Thank you po.
O ano palang sabi ni nanay? Dati kasi, lagi tayong sinasabihan, o kainin mo to, kainin mo to. Di ba, ganyan ang mga nanay. Tapos sasabihin, ang taba-taba mo na, ba't ka ba kain ng kain? O ngayon, hindi mo, na. Nanamuri mo. Ano pa, supportive po kayo, sobrang supportive po nila. Wala ako na kahit ano, basta, minsan po, sila pa pong bumibili ng ano ko eh, ng... Alam po nila yung kinakain ko na kailangan, low calorie lang, ganyan-ganyan, para sakto lang. Oo, malaking bagay proud yan. Proud na proud po. Oo, syempre. At proud na proud sila na healthy ang kanilang anak, di ba? Walang bisyo. Oo, di ba? At lahat ay ginagawa para maging maganda ang kalusugan. Salamat, Lay, sa inspirasyon na binahagi mo sa amin this morning. At bukas, magdadala ako ng timbangan para dito sa dalawa na to. Dahil sa kainain nilang pandesal, dapat timbangin muna bago kainin. Ano? Salamat, Lay!